napakainam na maging good looking at lalo namang maging mainam na mabuti ang kalooban. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, mabuti o mabuti? At yan po ang katangian siguro ng katabi nyo ngayon. Mabuti na, mabuti pa. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos ng kagandahan at Diyos din kayo ng kabutihan at kabaitan. Sa sandali ito, humihingi kami Panginoon ng pagtutuwid, pagtuturo, inspirasyon, empowerment from you and from your word. Teach us so that we may become better persons and lead us, O God, unto a better kind of lifestyle. Sa sandali ito, humihingi kami ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Gawin niyo kaming karapat-dapat na lumapit sa inyo, alang-alang sa kabutihan at kalinisan ng iyong anak na si Jesus na siyang nagpapabuti at naglilinis sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, akayin. Kayo po ang gusto namin maging tagapagsalita ngayon, tagapangaral. We like to hear your voice and your voice alone. So use your servant only as your instrument, but be our speaker. Bless us. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. 1 Peter 3, 1-6 from the Contemporary English Version. Uunahin po natin ang verses 1 to 2. If you are a wife, you must put your husband first. Even if he opposes our message, you will win him over by what you do. No one else will have to say anything to him because he will see how you honor God and live a pure life. The context is that Peter is speaking to Christian women whose husbands are not believers in the Lord. At sabi niya, kung ikaw ay isang babaeng may asawa, dapat mong inuuna ang iyong asawang lalaki. Kahit pa sinasalungat niya ang mensahe namin ng mga guru ninyo, ay madadala niyo sila sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo, pag-aaway, kundi sa pamamagitan ninyo kagandahang loob. At wala nang kailangan pa mag-sermon sa kanya o magturo kung ang mga kilos niyo mismo ay kakabakasan at kakakitaan ng diwa ng Espiritu ng turo ni Kristo. Napakagandang paalala noon, magpahanggang ngayon, that an attractive wife here prioritizes her husband. Kung hindi ka rin lamang handa na ang isang lalaki maging priority ng iyong buhay, huwag kang mag-asawa, huwag mo siyang pakasalan. Ganon din yung lalaki. Hindi ka handa na bigyan ng priority ang babaeng ito, ba't mo papakasalan? Para maabala ka lang sa mga balak mong pasyal, laka dito at punta doon, ba't ka pa mag-aasawa? So an attractive wife or husband prioritizes the spouse. An attractive wife, according to Peter, behaves well for her husband's honor. Kailangan ng isang tunay na babaeng nananalig sa Diyos ay kapuri-puri ang pamumuhay to the point that her life honors God. That she lives above and beyond suspicion and blame, especially when it comes to marital faithfulness. Dapat ang isang babaeng may asawa ay walang ginagawang masama at mukharing walang ginagawang masama. Hindi sapat na sasabihin, wala akong ginagawang masama. Oo nga, pero mukha meron. Nasisiraan ang dangal ng Diyos, nasisiraan ang dangal ng asawa, at gusto kong bigyan ng diin, bagamat ang detalye dito ni Pedro ay addressed to a believing women, kung ang kausap niya are believing men, ganyan din na sasabihin niya sa pakikitungo ng men na ito sa kanilang may bahay o asawang babae. Hindi sapat na walang ginagawang masama. Kahit mga anak niya, Mami, wala akong ginagawang masama. Oo nga anak, pero mukha meron. So dapat hindi ka lang mukhang walang ginagawang masama at wala talagang ginagawang masama pareho. So an attractive wife wins her husband by how she makes him feel about his importance to her. Walang nangyayari sa isang babaeng o nakakilala sa Panginoon na hilig mag-Bible study, umaten ng choir, magkaroon mga ministry sa church, tapos pinapabayaan niya yung asawa, pinapabayaan yung anak, pinapabayaan yung bahay. Uuwi ang asawa, walang makain, kaya walang maisuot, hindi maayos ang bahay dahil lagi nasa prayer meeting si Ginang. Deaconess dito at deaconess doon, kumakanta dito at may visitation doon, tapos ang sariling bahay na papabayaan. Sabi, kung gusto nyo talaga na madala sa Panginoon ang inyong mga kabiyak, unahin nyo sila, mahalin nyo, para hindi sila magselo sa Diyos, para hindi sila magselo sa church. Oras na yung husband mo nagseselo sa church dahil nakikita niyang napapabayaan mo siya,
tapos pa na yung prioritize mo sa iyong mga ministries, mahihirapan kang dalhin siya sa Panginoon. Kaya hindi sapat yung naglilingkod kasi ako sa Diyos, because your family is your first ministry. Marami pang paraan ng paglilingkod. Marami pa nga mga kabataan, magbibigay sa akin ng tanong, Pastor, gustong-gusto po mag-church, di po ba dapat unahin ng Diyos? Pinipigil po ako ng parents ko kasi unbelievers po sila. Ano pang dapat kong gawin? Siyempre, ang payo ko, stay home. Hindi ka pala pinapayagan, minor de edad ka, wala ka pa sa sarili mong disposition, obey your parents. Pero di ba, pag-una ang Diyos dapat? Oo, pero nasa bahay nyo rin naman ang Diyos. Pwede kang mag-worship doon, pwede kang kumanta doon, pwede kang gumawa ng paraan. At kung nasa school ka, kung may Bible study group, mag-attend ka. It's important to give priority to our family. Hindi gusto ng Diyos na nakakahiwa-hiwalay ang mag-anak. At wala pang nakipaghiwalay sa kamag-anak dahil sa relihiyon na nadala yung kamag-anak niya para sa Panginoon. Kailan unahin mo? Dahil kung marunong ka rin ang mamag-una noon, aani rin ang iyong tanim. At hindi mo lang ginagawa yung para umani, kundi dahil talagang ang pamilya, ibinibilin sa atin na priority natin ang ating family. Kailangan natin yan pinaglilingkuran. So an attractive wife is all that. 1 Peter 3:3-4 adds more definition to the beauty of a woman or the good looks of a man. Don't depend on things like fancy hairdos or gold jewelry or expensive clothes to make you look beautiful. Be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last, and God considers it very special. Now, good grooming and ornamentation is not the culprit here. It is dependence only on it for value. Many people tend to misread these verses. Kaya may mga sekta na bawal mag-alahas, bawal magsuot ng hikaw, bawal magsuot ng ganito, bawal na magpusod, magtirintas. Kailangan ilugay mo lang yung buhok mo dyan, huwag mo siyang kailangan laging bigyan ng pansin dahil nagiging sobrang literal ang pagbasa sa verses. Kung tutuusin, ang tunay na malalim na kahulugan dito ni Pedro is huwag mong iasa lang ang kagandahan mo sa panglabas, unahin mo yung gandang pangloob. Pero hindi naman sinasabing magmukhang tiriringgay ka na sa labas, huwag ka na mag-shampoo, huwag ka na mag-ayos, at magmukhang losyang ka na lang forever. No, because God is God of beauty. And even the temple, when the temple was made, God had very specific instructions how it would be ornamented, decorated, and beautified. So alam natin na hindi yun ang kahulugan. Ang sinasabi lang, kung yun lang ang inaasahan mo para ka magmukhang maganda, na nagkakanda utang-utang ka na, nagkakabaon-baon ka sa mga kung ano-anong utang, hindi ka na nakakapagluto ng masarap dahil hinihuhulog mo sa mga hikaw mong kailalaki, eh hindi ganyan ang ibig sabihin na maganda. Pero kung napagsasabay-sabay mo naman yon, lalo at inireregalo pa nga sa inang asawa mo, ano naman na masama na isuot mo yon? Dahil ang lahat ng magagandang bagay, ang mga hiyas, mga perlas, precious metals, are also created by God. And whenever you use them, not to eclipse your spiritual beauty, but to enhance, God is glorified because God is God of beauty. Huwag nating dadalhin yung mga ganitong verses to exaggerated misreading because they become very oppressive. And the tendency of people who read it that way is that they also become very judgmental of others. Kaya kung isa kang babae na ang nadinig mo at naituro sa yung interpretasyon ay literal na literal, ang tendency mo, hindi ka lang hindi mag-aalahas, hindi ka lang hindi mag-aayos ang buhok, i-judge mo rin ang lahat ng kapwa mo babaeng nag-aayos. And then it goes against the very nature of Christian teaching of non-judgmentalism. So do not carry this teaching too far. Do not take it too literally because biblical language could be symbolic or could be exaggerating many times. Tulad ng pinagtinatawag nila, Sea of Galilee. The Sea of Galilee is not a sea, it's a lake. It's a very small lake. But to exaggerate its significance to the people around that lake, they call it sea. Ganun, kailangan na unlock natin yung how to read the Bible. And most of the time, you say, well, because it's an Eastern literature, and it was written long ago, the tendency is for the language to employ exaggeration. To be dramatic. Parang sinabi mo, malungkot ba yung pelikula? Bumaha ng luha sa sinihan. Siyempre, hindi naman talaga literally bumaha. Kaya mga sabi, mula nang inibikit at binugo mo ko ay luha ang aking banig.
luha ang aking unan. These are all poetic language. And the Bible was written that way. So huwag natin siyang babasahin at i-apply to very absurd proportions that we become enslaved trying to follow it to the letter in a very, very oppressive way. Now, going back to what Peter was saying about women, 1 Peter 3:5, long ago, those women who worshiped God and put their hope in Him made themselves beautiful by putting their husbands first. So, pag nagtanongan yung mga misis, anong ginagawa mo ngayon? Nagpapaganda? Oh, naglalaba ka, ano? Kasi by putting their husbands first. Anong ginagawa mo? Nag-beautify. So, pinagluluto mo yung husband mo. Kasi daw noon, ang pagpapaganda ng mga babae, eh, dinadaan nila sa pag-uuna sa pangangailangan ng kanilang asawa. But of course, this prioritizing of husband does not only mean na maging chimay ka, na maging kusinera ka, maging labandera ka. Mas may malalim siyang kahulugan na inuuna nilang uri ng pagpapaganda ay paglilingkod sa asawa sa pamamagitan ng pagiging tapat. Maging malinis na babae, tapat na babae na hindi nangangalon niya, hindi na chichisme sa kapitbahay, hindi gabing-gabi na wala pa, hindi kung sino-sinong mga kasama. Yun ang sinasabi ring unahin mo ang iyong asawa. Kesa sa hilig mo halimbawang mamasyal, kesa sa hilig mong gumayak-gayak. Lalo kung ang asawa mo halimbawa nasa abroad, kanino ka naman sobrang magpapaganda? Diba? So, mapag-iisipan ka ng kapitbahay mo, labas ka ng labas, ang ganda-ganda mo, tapos wala yung asawa mo. So sabi, unahin mong asawa mo, ang ibig sabihin, yung dangal niya, unahin mo kaysa sa hilig mo at katinag yung paa na mamasyal. Lalakad ka, dapat kasama mo lang yung mga anak mo para hindi ka napag-iisipan ng masama. At kung hindi anak mo, kailangan hipag mo, kamag-anak ng asawa mong lalaki para wala silang masabi sa'yo dahil sila mismo yung kasama mo. Eh kung ang kasama mo lang, kamag-anak mo, baka sabihin pa nila, eh kinukonsente yan ang mga kamag-anak nila. Pero in-laws mo kasama mo, biyanan mong kasama mong mamasyal, mag-spa, hindi ka magchichismis. This is what it really means to prioritize your husband, to prioritize his honor, his dignity. Lalo ngayon, napakarami pong mga mag-asawang hindi magkasama dahil sa trabaho, mga ginang at mga Mr. Den. Hindi nyo kailangang sobrang magpa-sexy, magpaganda, lalo wala naman yung asawa nyo. Yun ang pagtitiis at yun ang sakripisyo na hinihingi para sa mga banal na babae at ganoon din sa mga banal na lalaki. Kailangan hindi nalalagay sa alanganin ng dangal ng inyong kabiyak. But all being said, Peter was saying that women should not depend on outward decoration for beauty. Hindi sinabing don't decorate, hindi sinabing don't wear this and don't wear that, literally, kundi don't depend on it for substance because it can never compensate for a bad character. Kahit busilak sa kaputian ng iyong suot, pero kung marami ang iyong kalooban, baliwala yun. Kasi sinasabi, unahin mo, character development. O meron kang limited time para magpaganda ng kutis o magbasa ng Biblia, dapat unahin mo yung pampaganda ng iyong espiritu. Pero kung meron ka naman talaga magaling na time management, pagsasabay mo naman yan eh. Hindi naman kailangan mamili lang ng isa sa dalawa. Kailangan lang time management. Isipin nyo, lalo yung mga mahilig mag-beauty parlor, ilang oras na nasa beauty parlor ng isang tao, ilang oras ka nagbabasa ng Biblia, ilang oras ka nagko-quiet time, gaano katagal na nag-uubos ng panahon sa pagpapatuwid ng buhok na kulot at sa pagkukulot ng buhok na tuwid. Diba? Sa pagpapalight ng color ng dark hair at sa pagpapadarken naman ng light. Gano'ng karaming oras ang nauubos sa pagpapantay ng mga kilay na hindi magkapantay-pantay? Gano'ng karaming oras ang nauubos kahit ng mga lalaki sa pagpapaganda ng mga katawan? Hindi yun masama. Pero ang point, dapat naman mas marami kang oras inuubos sa pagpapatalino ng utak mo, pagpapadami ng iyong alam, at pagpipigil sa sarili para yung karakter na maganda, matino, maayos, ang siyang mangibabaw. So how much of our time, our talent, our treasure do we invest in things that are purely physical and will not last? You know that beauty does not last. Yung nagkukulay ng buhok, 2 linggo pa lang lumalabas na uli mga puti doon sa may roots. It really doesn't last. So mahalaga karakter, sabi, dahil sa tingin daw ng Diyos, yun ang mahalaga.
And this requires no financial expense. Yung character development. So don't let what is seen outside define your beauty. Pag sinabing, uy, kilala mo ba yung asawa ni ano? Alin yung mahaba ang buhok? O yung alin yung mabait? Diba? Alin yung ang laki-laki ng hikaw? O yung patulungin? Anong klaseng impression ang ginagawa natin? Kasi hindi lang tao ang nakakakita. Ang pinakamahalaga sa lahat, our audience of one, the Lord, who is pleased when the Lord sees good character at work. So be beautiful inside by being gentle, at sabi, and quiet. Hindi maganda yung babae na sobrang bungangera. Malakas magsalita, malakas tumawa. Yung nakita mo na yung ngala-ngala pag tumatawa, kahit maganda yung skin niya, baduy pa rin. Sabi, gusto mo maging magandang babae ka, yung maging mayumi ka, no? Hindi yung pag nakaupo, nakabuka ka. Pag naglalakad, parang kabayo. Kung makakembot, parang karetela sa bakubakong kalsada. Sabi, kailangan gentle, quiet. Yung nandyan siya, tapos mapapasig, ay, nandito pala siya. Hindi ang ingay-ingayang, tadang, eto ako. So, binabaligtad kasi yun eh, because of the showbiz orientation of today's culture, kailangan ipinagsigsig, kawan mo maganda ka. Kailangan limang kulay ng buhok mo at mga kintab-kintab pa para katingnan. Tapos pag tinanong ka, spell no, sa mo, ah, ano yun? Hindi mo pa kayang ispellin pala yung no, pero ang daming kulay ng buhok mo. So mahalag, hindi pa samang may kulay, pero dapat pagka naman kinausap ka, ay, hindi lang pala buhay niya, ang buhok niya ang makulay, pati katalinuhan niya, maganda. Sabi, don't settle for something that is superficial. Because superficial is only for 3 seconds. What can sustain is character. Nakita nyo yung kay kagandang mga artista, bakit sa kabila ng ganda, hinihiwalayan pa rin ang asawa? Kasi hindi matiis ang ugali. O hindi matiis yung laging insecure dahil hindi siya secure enough because sa kagandahan ng asawa mo, ang daming umaaligid at sa pagkilos naman niya, mukhang pagbibigyan niya, talagang mababaliw yung asawa mo sa pag-aalala. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Inner beauty, good character is a kind of beauty that lasts and God loves. So kung may beauty project, ang beauty project ko, kailangan tumuwid ang buhok ko, o lumiit ang baywang ko, o matanggal ang mga pekas ko at mga kulugo sa mukha, etc. Dapat meron ka rin inner beauty project. Babawasan ko ang kadaldalan, babawasan ko pagchismis, babawasan ko pag-iisip ng masama, mas magiging mabuti akong asawa at ina o ama. Yung inner beauty project. Outer or outward beauty is temporary. It is costly. It's high maintenance. Ang buhok, pag sinunod mo yung arte, hindi na lang sapat ngayon na ginugupit. Kailangan sina-shampoo, kino-conditioner, may leave-on conditioner pa, may highlight pa yan. At ang buhok pati ngayon ay nare-relax na rin. Dahil stressed ang buhok. Nagpapaloko kayo sa mga advertising para lahat ng pera nyo mapunta doon. Tapos ang ulam nyo, 3 dilis. Hati-hati kayo anak sa dilis. Mahal magpa-straight ng buhok, ha? Tapos pagpag yung ulo mo, nahihilo ka tuloy. Hindi na pinagpapapaniwalaan dapat yung mga nakikita nyo na computer-enhanced advertising. Walang ganong buhok sa totoong buhay. But it's really not just about looks, even among men. 1 Samuel 16:1-7, kala nyo babae lang yun. One day, God said, Samuel, I've rejected Saul and I refuse to let him be king any longer. Stop feeling sad about him. Put some olive oil in a small container and go visit a man named Jesse who lives in Bethlehem. I've chosen one of his sons to be my king. So sabi nitong si Lord, alam mo, sobra na ang mga kamalian niyang Saul na yan. Ha? Tama na ang pagiging king. Pipili na ako ng iba. Sige, maganda ka. At huwag kang mag-inarte dyan. Ha? Don't be sad for him. We've given him a lot of chances. Magdala ka ng oil, may ipapa-anoint ako sa iyong bagong magiging hari ng Israel. So when I show you which one of his sons I have chosen, pour the olive oil on his head. Samuel did what the Lord told him and went to Bethlehem. When Jesse and his sons arrived, Samuel noticed Jesse's oldest son, Eliab. He has to be the one that the Lord has chosen,
Samuel said to himself. But the Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one just because he's tall and handsome. He isn't the one I've chosen. People judge others by what they look like, but I judge people by what is in their hearts. Nung makita nito si Samuel, ang pagkagwapo-gwapo at pagkatangkad-tangkad na si Eliab, sa niya, ito na, Roy, tumigil ka. Nakakita ka lang na matangkad at gwapo, kala mo yun na. No, hindi siya ang napili ko. Ang tao tumitingin sa panglabas na anyo, pero ako hindi, tumitingin ako sa puso. Now, don't get the verses wrong. Maraming matangkad na, gwapo pa, maganda pa kalooban. Eh, bonus talaga yon. Ganon din, may mga babaeng ganon, magaganda na, mabubuti pang kalooban. Bonus, bonus. Pero sabi, kung yun lang ang pagbabasihan mo, mapapahama kayo lahat. Sapagkat maraming kagandahan ay bihirang maging tapat, sinabi ng mga matatanda. So what's our conclusion about these readings? How do they relate to us? When you develop yourself, when you seek a partner, when you choose workers, when you appraise others, do not prioritize, do not capitalize on, and do not be proud of just physical beauty. Interviewer kayo, marami kayong i-interviewin, huwag kayong masilaw sa ganda. Mamimili kayo ng magiging papa, mama, huwag kayong magpasilaw sa ganda. Ang hanapin nyo, character. Kasi yung ganda, isang barog lang nun, pwedeng mawala. Isang pagkakadapa niya sa release ng trend, pwedeng mawala ang kagandahan niya. Ngayon, kung maganda na, pero yung character nauna na, edi bonus. Pero according to many studies, pagbatangkad ka't maganda, malalaki sweldo. Malaki agad ang ino-offer ng interviewer pagka maganda at matangkad, which is wrong. Kasi napakaraming magagaling na tao na hindi ganun ang panggulat nila physically. No? Kaya importante, huwag kang pabubulag, lalo decision maker ka. At lalo kayong mga babae, pipili kayo ng asawa, mapapangasawa. Kung may magandang karakter talaga, magandang karakter, pareho, isang gwapo, isang hindi masyadong gwapo, pumili kayo ng... Hindi nyo masabi, no? Kasi wala kayong masyadong kaagaw. Ang hirap na nung may asawa kang gusto rin maging asawa ng buong barangay. Lagi ka nakikipag-compete, lagi kang insecure. No? Kasi sabi nila, sa dilim naman daw, pare-pareho na rin yun. Kaya, huwag kang masyadong magpa-impress sa mga may itsura. And do not invest only on physical beauty. Huwag puro doon napunta ang pera. Gano'ng karami sa inyong namimili ng mga magagandang libro para basahin? Nag-i-invest at umaate ng mga seminar na may bayad? Bakit pag Bible study, pagka-seminar, pagka-tungkol sa mga kabanalan, gusto libre? Gusto pakain pa ng libre? Pero nagbabayad ng 600 para ituwid ang buhok. Libo-libo pa kaya yata ang binabayad eh. No? Pero pagka Bible, wala bang libreng Bible? Pagka seminar, wala bang libreng seminar? Pagka youth camp, wala bang libre o discount? Pero willing na willing magbayad, no? Para iurong ang puso sa baba at maging dimple. Parang, bakit ganun ang mga warp value sa mga tao? Ang mga doktor na mga nasa ER, yung mga talagang agaw buhay, walang ibayad. Kaya tuloy yung mga doktor, walang kitain dahil, syempre, agaw buhay, gagamutin mo na dahil namamatay na to, dumudugo. Pero yung mga doktor na nagpapaganda lang, naglilipat ng nunal dito, gaganon-ganon, ang lalaki ng mga kinikita. Kasi ang mga tao willing magbayad ng limpak-limpak sa pagpapaganda, pero hindi sa pagliligtas ng buhay. Do not invest only on that. Huwag lang maging pa-beauty, kundi dapat maging mabuti. Sandali lang ang ganda. Natatandaan nyo nung 1970s, very early 70s, yung pelikula ni Franco Zeffirelli, Romeo and Juliet, si Olivia Hussey. Pagkaganda-gandang babae. Kailangan panood yung pelikulang yan, Romeo and Juliet. Eto na siya ngayon. Huwag kayong tumingin sa katabi nyo, hindi siya si Olivia Hussey. Si Leonard Whiting, yung Romeo, ganito siya noon. Ngayon, ganun.
Hindi naman nila kasalanan. Dahil umandar ang edad eh. Gravity work and did its part. At lahat ng maganda, magkakaganyan din. Sa katunayan, ang ganda sa sandali. Parang tanghaling tapat lang, ang bilis lumampas. Ang tunay na kagandahan ng isang babae, isang lalaki, wala pang 10 taon. Kaya nakikita mo kami sa, ay, tumawid na siya. Yung matanda na siya, yung may tatawirin ka kasi eh, na biglang matanda ka na. Wala kang magagawa tungkol doon. At habang hinahabol mo ng surgery yan, na lahat ng mata ng 5 babae sa inyo makakabuka na, no? Pare-pareho pala kayo ng surgeon. Mamaya lahat ng babae sa isang bayan magkakamuka kasi isa yung gumugupit ng mukha nila. Gusto niyo yon, walang character. Tapos tawang-tawa ka na sa mo. Kasi hindi ka pwedeng humalakak, baka mapilas ang mukha mo. Bakit papahirapan ng sarili? Ang ganda-ganda ng babae na umiedad na alam mong may pinagkatandaan. Nagpalaki ng anak, naging mabuting babae. Tapos kikitingnan mo yung kamay, mga puro kulubot-kulubot kasi maraming nilaban, maraming pinlansya, maraming talsik ng mantika. Sa totoo lang, yun talaga ang magandang babae. Magtataka ka sa nagkaanak at nagkaasat, ang ganda-ganda pa rin, liban na lang super bilyonarya, maraming mga katulong. Anong mga hindi mo ginawang trabahong bahay? Bakit ganyan ka pa rin kakainis? Hindi yun katangian. Maaaring isang malaging kapintasan nyo na marami kasi kurong pinabayaan. Liban nila ang galing mo rin mag-maintain. Meron namang gano'n, talagang ang galing na ina, tas ang galing pa rin ang kagandahan niya. Yan ang mga tinatawag nating super bonus. Pero among ordinary mortals like us, talagang pagtatrabaho, paglilingkod, bumubukol, pumepeklat. At yun ang talagang tunay na tropeyo ng kagandahan. Meron ako isang kilalang tatay, laglag na laglag ang balikat niya. Yung pala, lagi siyang may dalang mabibigat na toolbox kasi mekaniko. Tapos wala siyang sariling sasakyan, buhat-buhat niya kahit saan. Ang ganda naman mga balikat ng tatay na gano'n, yung lumaglag na sa paghahanap buhay para sa mga anak. What is your concept of beauty? A beautiful body is a body that shows how it served well. God, loved ones, country, church. Kaya may mga bayani na may mga halimbawa na tamaan ng bala, may mga peklat, hindi nila ipinapaayos. Kasi yun ang badge of their heroism. Isang patunay na meron silang naging mga paglilingkod. Di ba parang wala ka namang karakter na ang tanda-tanda mo na wala man lang mark yung mukha mo? Kasi bawat mark ng mukha is a story. Is history. So, kailangan appreciate natin yun. Bakit kaya ang pangit ng kamay niya? Ay, hindi pala pangit ang kamay niya. Kasi mukhang kamay na nagtrabaho. Appreciate. Yung mga asawa naman kasi, pagka nahawihipo niya na yung mga wife niya, yung mga kamay nila magaspang, ba't bigla na binibitawan? Diba? Dapat mong lalong masahihin dahil naglalaba pala siya, namamalansya, nagluluto. Alam niyo yung maghiwa-hiwa ka lang at kung ano. No, sari-sari talaga nangyayari sa kamay mo. It's important. Huwag tayong magpadala sa standard ng sanlibutan. Huwag tayong magpauto sa advertising. Huwag nating gayahin ang mga artista na 70 years old na mukha pang 30. It's a joke. Yung generic face, magkakamuka, it's a joke. Don't be enslaved by such warped values. Be free. Age gracefully. And the years will show in your face, in your hands, in your body, and those creases and those warts and those scars tell of a wonderful service to humanity. You are a very beautiful person. Be humble. Be good. And be substantial. Kung nagkataong maganda ka pa outwardly. Pero huwag maingit sa maganda. Magtatabla din kayo balang araw. So, balang araw, magiging magkamukha din tayo. It's good to be beautiful, but what is good will soon be more beautiful. Kaya yung mga ibang mag-asawa, lalong nagmamahalan, kasi nakikita mo yung character. Nakikita mo yung willingness niya na magsakripisyo para sa iyo o sa iyong mga anak. Lalong kakalapit ang loob. Sino yung mga mag-asawa na kakalayo ang loob? Yung habang lumaandar ang panahon, nakikita mo, unselfish pala nitong napang-asawa ko. Sobra pa ng makasarili ito. Wala na kaming makain, inubos sa bleaching ng tuhod niya. Diba? Yung ayaw niyang masira ang korte ng breast niya, ayaw mag-breastfeed. Para kanino ba yung breast mo? Para sa mga kanto boy? Para maganda ang masipulan habang lumalakad ka sa kalsada? Hindi ba para sa mga anak mo at asawa?
Kaya naman yung isa kong kakilala, sabi niya, alam mo, ang ganda-ganda ng boobs ko ng dalaga. Ako, tingin mo, parang nalaglag ngayon na nilugaw. Paano naman, ilang anak ko na ang naglambitin dyan, kasama pa ang asawa ko. Sabi nga, abi talaga naglingkod na boobs ito. Hindi ba? Dapat nagawa ng monumento. Pani, ang ganda-ganda ko, wala namang nagawang lingkod. So, huwag niyong ikinakahiya kung parang nilugaw na umuho. Di ba? Ganun talaga. Ang mahalaga talagang naglingkod sa yung buong sambahayan. Pero siyempre, mainam na kung mabuti ka na, mabuti pa. Nakakapag-maintain ka. Pero walang kwenta kung mabuti lang. Pero hindi mabuti. Masama kung ang pagpapabuti ay hindi tuloy nagiging mabuti dahil naubos yung energy para doon. So pagandahin ang kaluluwa ng espiritu. Pagandahin ang ugali. Kasi yun ang tinitingnan ng Diyos. Pagandahin ang pagkatao. Invest in your inner beauty. Kung nagme-maintain ka, nag-exfoliate ng balat, ng kuko, ng buhok, lalong ine-exfoliate ang spirito. Lalong mine-maintain ang kaluluwa. 1 John 2:15-16, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him. For all that's in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. So kung pwedeng pagsabayin, gusto kong i-divin, pagsabayin. Kung kailangan pumili ng isa, pumili ng mabuti. Always prioritize character. And always prioritize the honor of your spouse more than what you itch to do. That is what it means to prioritize our families. And that is high worship. That is pure religion. To be very good to your spouse, to your children, God loves it. Ama namin, pakasuriin niyo po kami, Panginoon, kung nadadaya kami kumisan ang sanlibutan. While we know that it is good to have good grooming, to be neat, to be presentable, teach us where it should end. Turuan mo kami, Panginoon, na magbigay ng hangganan sa pagiging sobrang makalupa at makakatawan lang. Ganon din turuan mo kami, Lord, sa pag-appreciate ng aming kapwa. Na mas pahalagahan naming tingnan ang ganda ng kanilang ugali at pagkatao kaysa panglabas lang. Huwag kaming marahuyo, Panginoon. Huwag kaming madaya at malasing sa nakikita ng mata. Na pati ang propetang si Samuel ay muntik ng madaya nung makakita siya ng matangkad at magandang lalaki. Akala niya yun ay yung choice niyo. At kung meron sa amin mga kapatiran, Panginoon, na wala nung mga assets na yon na ipinagdiriwang ng sanlibutan, pero meron mga internal, spiritual, emotional, intellectual assets, turuan mo kami, Lord, to find value in ourselves, not to be inferior, not to be envious of others, not to compare ourselves with others, but to continue, Lord, to be thankful that you have given us spiritual, emotional, and intellectual assets. Turuan mo rin kami ang pahalagahan yun sa aming kapwa. Magbulay-bulay tayo sa madali, mga kapatid, kung ano ang kahulugan ng mga paalalang ito sa ating buhay. Kung sino ang pinapahalagahan natin, yung bang better-looking na anak kesa doon sa hindi masyadong good-looking by the standards of the world. How do we judge our employees, people around us? We are spiritual people. Get beyond the body and get to the spirit. God, teach us. We want to be silent before you so you can remind us where we stand. Thank you for the things we do right. Correct us for the things we do wrong. Let us spend some time in silent meditation.